Good day, everybody. Once again, welcome to our cocina. And today, we will make a super yummy toasted bread. O diba? Ang sarap kaya niyan, lalo na sa umaga. Lalo na kung may mainit ka na kape. Merong mainit na gatas or kaya mainit na Milo. Ay, napakasarap niyan, mga mami. But beforehand, I will share to you first a word of God from the book of Proverbs chapter 3 verse 5. It says, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding." Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, kung meron mang mga negative na nangyayari sa ating buhay, ipagkatiwala natin yun sa ating Amang buhay. Kasi alam naman niya kung ano ang higit na nakakabuti sa atin. Amen po ba? Nangyayari yan dahil may dahilan. According to Romans chapter 8 verse 28, "And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose." Mahihirapan tayo magtiwala sa Panginoon kung ang pagtingin natin sa mga negative na nangyayari ay as is or at face value. Mahalaga na ang baguhin natin ay ang ating pang-unawa sa mga bagay-bagay. Bakit ito nangyayari? Anong higher reason? Anong divine purpose? Ano ang big picture na lihim na sa iyo ngayon pero maihahayag sa takdang panahon? Broadening our minds diminishes stress and will incline our hearts to trust Jesus more. He lives in the future. He always knows what is best for His children. Trust Him with His truth. Amen po ba, mga kapatid? Ipagkakatiwala natin sa ating Amang buhay, sa ating Diyos na Ama, ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. Kung meron mang mga tribulations, mga paghihirap na nangyayari sa ating buhay, huwag mong isipin, mga kapatid, na tayo ay pinarusahan ng ating Diyos na Ama. Meron talagang higher calling ka or lahat naman talaga tayo mga Christians ay dinadaan sa apoy para talagang tayo ay mag-iilaw, o di ba? Paano ba makikita ang ating liwanag kung hindi tayo idadaan sa apoy? Kasi pag di ba yung ginto, dinadaan yan sa apoy para lalong kuminang. So para tayo ay kuminang, kailangan talaga nating pagdaanan ang lahat ng mga trials. Paano ba natin ma-glorify sa Lord kung puro na lang maganda ang nangyari sa buhay natin? Amen po ba? Kung ako nga lang, mga kapatid, sa dami-dami ng pagsubok na dinanas sa aking buhay, sa dami-dami kong naranasan, pinagkatiwala ko to sa ating Diyos na Ama. Kasi pinanghahawakan ko ang mga pangako ng ating Diyos na buhay. Kaya ganun, kapatid, kung tayo lamang ay nagbabasa ng Biblia, alam natin ang mga pangako ng ating Diyos na Ama, alam natin kung ano ang mga purpose, bakit nangyayari ito sa buhay natin, mga kapatid, tatawanan mo lang yung lahat mga bagay na yan. Pipitikin mo lamang yan, mga kapatid, tatalbog yan. Amen po ba? So, have faith in God. Believe, trust His ways. Because His ways is not our ways. Amen po. O halika na, mga mananay, samahan niyo ako sa aking pagluluto. First is we're going to cut our sliced bread into 4. Diba? Atiin lang natin siya, mga mami, into 4. Nasa atin kung ano, gaano kalaki ang ating gusto. Yan. Iwain lang natin siya at ilagay natin siya dito. Ituloy lang natin ang ating pagkakat. I-cut lang natin siya. Pwede rin, mga mami, kung gusto nyong mas maliit pa, pwede rin. Pero ako naman kasi gusto ko ganito kalaki. Nasa atin. Kasi ang mga anak ko talaga ay yan. Ito ang gusto nila. Ganito kalaki.
para isang subo na lang. O, diba? But see to it na ang ating kamay ay malinis. O, diba? Kasi pagkain yung ating hinahawakan. Dapat tayo ay naglilinis sa ating naghuhugas sa ating kamay bago tayo gumawa nito. Diba? Tuloy lang natin ang ating paghiwa-hiwa. Yan. Sarap kaya nito. Subukan nyo to. Sobrang sarap nito. Kasi kami pag may mga tira-tirang tinapay, may ano, hindi nauubos, tinutusta namin. Kasi di ba yung mga, yung iba kasi, mga bata, alam niyo mga bata ngayon, napakasilan. Pagbahaw na, ayaw na nila kainin. Ay naku, gawa tayo ng paraan mga mami para hindi naman masasayang ang ating mga pagkain. Di ba? Kung meron tayong mga tira-tirang tinapay, bakit hindi naman natin gawa ng paraan para mapasarap. O, di ba? O, tingnan ko lang kung di yan mag-aagawan pagkaluto na. O, kaya ganun talaga. Isip-isip tayo ng paraan para makapakain natin ang ating mga chikiting na, lalo na sa mga chikiting na mapihikan. O, diba? Ayan, ganyan lang siya mga mami. Ayan, nahati na natin siya ng apat. And a low heat temperature, we put a margarine or a butter into our frying pan. Ayan. Let it melt, mga mami. And then, sprinkle with sugar. Oh, saan ka pa? Tingnan ko lang kung hindi talaga mag-aagawan ang ating mga chikiting dyan, mga mami. Then, our sliced bread. Yan, ilagay lang natin ang ating sliced bread. Yummy, yummy yan. Ako. Pag yan ay naluto na. Ang bango-bango kaya ng amoy ng butter. Yummy. Yan, napakabango niya mga mami, kung alam niyo lang, o di ba? Same thing, simple lang, pero napakasarap at talagang pag-aagawa ng ating mga chikiting. Lalo na pagkaluto nito, ay nako. Pag-aagawan talaga nila yan. Diba? Yummy. Ganyan lang mga mami. Then, if kailangan na maglagay ng butter, mag-add mami para lalong sumarap ang ating toasted bread. Yummy! Ang bango-bango niya. Diba? Sarap-sarap kaya niyan. Kita mo yan mga mami.
Yummy, yummy. Sa aroma pa lang, magugutom ka. Then again, we flip this up. Paligtarin natin uli mga mami. Para talaga maging siyang isang tostado, di ba? Ang sarap niya, yummy. Yummy, yummy. Naku, yung aroma niya. Matatakam ka sa aroma. Then add again sugar. Para yung sugar, mami, ay kumakapit talaga sa ating toasted. At masarap siya papakin. So, diba? Para siyang caramelized. Caramelized toasted bread. Mm. Yummy, o diba? Oh. Look at that, mga mami! Yummy, yummy! Ang pango-pango kaya niya, sobra! Ayan, kailangan pa natin siyang tutustahin. Mas masarap kasi pag malutong siya. Tapos meron kang mainit na kape. Ay, nako. Sarap nito. Kailangan, mga mami, ang ating apoy ay dahan-dahan lamang. Oh, huwag malakas kasi ang ating butter ay madaling masusunog. Pag tayo ay gagamit ng butter sa ating pagluluto, nararapat na ang ating apoy ay mahinang-mahina lamang. Yan, ang bango-bango niya. Malapit na siya maluluto, mga mami. Kunting sandali na lamang. At pwede na natin siyang papakin. Naamoy ko ang kanyang aroma. Ang bango. Grabe, nakakagutom at nakakatakam. Here it is, mga mami! Lutong-luto na ang ating napakasarap na mini toasted bread. O diba, ang sarap-sarap niyan. Kaya kung meron tayong mga ano dyan, tira-tira na tinapay at kung ayaw na ng ating mga anak ng mga bahaw na tinapay, ay nako, pwede natin yung lutuin pa nga, mga mami. Papasarapin natin ito, tingnan ko lang kung hindi sila mag-aagawan. O diba? Ang sarap niyan pampakain, lalo na pag ikay nanonood ng mga madrama na palabas. Or kaya pakwento-kwento habang nanonood. Oh, diba? Hindi mo lang namalayan, ubos na pala yun. Ubos na pala ang kinakain mo. Paborito kaya yan ang aking mahal na apo. Diba? Kaya para-paraan ng mga mami. Kung gusto talaga natin mapakain ang ating mga anak at wala tayong masasayang na mga tinapay, oh, diba? Gawa natin ito ng paraan para hindi masayang. Kasi lalo na sa panahon ngayon na napakahirap. Talagang dapat maghigpit tayo ng sinturon. So yun lamang po mga mami, to God be all the glory hanggang sa susunod nating pagluluto.